Montero Sports, pinalitan ng cylinder head, brand new. Ang halaga ay 30,000. So bakit 4 months silang nagamit and then naghahalo na kaagad ang tubig at langis? Panaroin natin itong, panoorin po natin itong video na ibinahagi ng ating kabaro na isang mekaniko na naranasan yan, ha, bilang maging silbi rin sa mga kapwa nating mekaniko bilang aral, no? And then sa mga kliyente. Ito, panoorin natin itong full video, no? At kapupulutan natin ito ng magandang aral at idea. Yo mga kabente, kumusta kayo dyan? Good morning, at meron lang sana akong ikikwento sa inyo. Ito ay isang Mitsubishi Montero. So ganito ang nangyari. 2 months ago, siguro mga month of May yata yon, May, tama. Ang issue ng sasakyan niya is nag-o-overheat. So ang sabi ko, ito tinignan ko, may pressure nga talaga. May pressure talaga sa radiator. So ang ginawa ko, tinanggal ko ang cylinder head para palitan ng cylinder head gasket. At ipapareplace ko sana yung cylinder head. Pero si customer, ang gusto niya is palitan na ng brand new replacement na cylinder head gasket. Ay, este, cylinder head assembly. Pati na rin yung gasket, bago din. So gusto ng owner, original pa rin, yung nasa standard pa rin yung kanyang cylinder head. Kaya siguro gusto niyang palitan to ng bago na lang, no, na cylinder head. Kasi kapag ang ating cylinder head ay na-reface na, no, wala na sa standard yan. Kasi yung iba, kala nila magbabago ang hatak, magbabago ang performance. Pero hindi naman po, no, wala pa akong na-encounter na gano'n na kahit na na-reface na yung cylinder head, may pagbabago sa hatak. At least, hindi naman, basta hindi po gano'n kakapal yung mare-reface. So may punto naman yung customer dito, no, na mas gusto niya na lang na bagong cylinder head kaysa ipareface yung kanyang lumang cylinder head. So, pagpatuloy po natin itong video, no, na panoorin natin. Ngayon yan, syempre, pera niya yun, customer choice, pwede siyang masusunod. So yun na nga, bumili siya ng bago at isinalpak. Pero before yun, overheat lang ang issue, ha. Hindi naghahalo yung tubig at langis. Na, mamaya papakita ko sa inyo yung video. Okay. Nung nilagay na namin yung binili niyang bago, okay na. Nawala na yung overheat. Ang ganda na ng takbo. Within 2 months, bumalik siya sa... So within 2 months pala, no? Hindi 4 months, mga kaibigan. 2 months lamang yung tinagal ng pagkakagawa dito sa silin, dito sa unit ni Sir na... na Montero Sports, no? So imagine, no, bago na yung cylinder head at bagong gawa, bago yung cylinder head gasket, then bumalik siya. Then itong naging issue niya naman ay hindi na po wala nang bulwak, wala naman daw overheat. Ang problema, humahalo yung tubig sa langis. So makikita nyo sa unang video natin, no, na mayroong tubig sa oil cut scan. So pagpatuloy po natin itong video. Akin, akala ko nag-overheat. Pero ang bago niyang concern, ba't humahalo ang tubig dun sa langis? Makikita dito sa takip at saka dun sa oil catch can. Mamaya, papakita ko yung picture. Then, sabi ko, before tayo nagpalit ng cylinder head, hindi naman ganyan ang makina mo. Baka, unang naisip ko, oil cooler. May mga ibang makina talaga, bossing, na mayroon po yung oil cooler. Tulad na lang ng TD27 na Nissan Urban. So may oil cooler din po yan at mayroon po yung o-ring. So kapag hindi natin kabisado na ang issue ang ng makina, na kapag ito ay naghahalo yung tubig at langis, no, akala natin cylinder head gasket, yung pala sa oil cooler lamang yung problema. Kasi nangyari na po yan, no, sa isang tropa natin na nagbaba sila ng cylinder head and then pinandar nila. So ganun pa rin, no, naghahalo yung tubig at langis. Na find out nila nung huli na ang may tama lang pala sa kanya ay yung sa oil cooler. So lesson learned, mga bossing, no. So chinek ko ang oil cooler, binaklas ko, chinek ko hangin, babad sa tubig, walang leak ang oil cooler. Sabi ko, possible na yung nabili mong replacement na cylinder head assembly, at ito ngayon, ayan, ngayon,
is my bitak na maliit. Lick. So kung naalala nyo mga bossing, yung vlog natin about sa Nissan X-Trail, no? Na ang issue naman nun, kapag uminit yung makina, kapag tumatakbo ka na ng mga isang oras, so humahalo po yung tubig. Ay yung tubig pala napupunta sa loob ng chamber. So kapag patay mo ng makina, and then pag-start mo, so hard starting siya. And then biglang papalyo yung andar ng makina, palyado, no? So na-find out namin na may tama yung kanyang cylinder head, may crack. So buti na lang, hindi na kami nagpa-reface, hindi na kami nagpa-crack face. So nag-decide kami kaagad doon na nagpalit kami ng cylinder head na Japan Surplus. So may nakuha naman kami at good naman. At hanggang ngayon tumatakbo pa naman yung unit ni ma'am, no? Ayaw maniwala ni sir. Sige, ganito na lang, gako. Para maniwala ka, ibabalik ko yung luma. For experiment only. Huwag kang mag-alala, hindi ko i-charge. Ipapakita ko lang sa'yo na tama yung hinala ko. Dinala sa machine shop ito actually. Tapos, nung pinalik test sa machine shop, ang sabi ng machine shop, wala yan leak. Baka sa engine block ang problema. So ito, nangyari na rin sa amin itong issue ni sir, no? About sa pagpapamachine shop ng mga makina. So una, pinadala namin yung cylinder head. So nag-crack test sila. So wala silang nakitang problema na walang crack. Then sinabi nila baka nasa engine block, kaya ika-crack test daw nila. Nung pinadala sa machine shop ngayon, wala rin crack, no? Sinabi nila na good naman. So binalik namin ulit yung makina, binuo namin. Hindi nagtagal, humahalo na naman yung tubig at langis, no? So kahit pina-crack test na, pina-inano na nila. So nag-decide yung may-ari ngayon na palitan na lang ng buong makina. So yun, na-solve yung problema. So na-find out namin na ang engine block kapag umiinit, no? Kapag mainit na yung ating makina, may kunting crack po yan, no? Na hindi kayang i-address ng machine shop na kahit anong gawin dyan, kasi nag-expand yung crack kapag umiinit lang yung makina. Pag tumatakbo na ng mga isang oras or dalawang oras, dun humahalo yung tubig sa langis, no? So kaya mag-ingat po tayo sa ganun. Sa bagay, kahit sino ba naman, no? Na hindi basta-basta ma-address yung ganung problema, talagang magta-try and error ka dyan, magkakalaskabit ka. So pero ang problema doon, yung oras, yung sahod sa mga tao, no? Yung effort. So tulad itong nangyayari kay sir, no? Naniwala ngayon si customer sa machine shop. Alam nyo anong ginawa? Binaba ko rin pati engine block para ipakita sa machine shop na walang leak ang engine block. So dinala nila ang engine block. Wala rin daw leak. Oh. Sabi ko, pabuhin na natin, ha? Si customer ay nangihinayang kasi nga naman 30,000 plus ito, eh. Hindi niya na ito mababalik sa pinagbilan niya. Ang gusto niya, ibalik yan. Baka pagbago na ang cylinder head gasket, tumino. Eh di sige na naman, mabait tayo, eh, masipag tayo. Ilagay natin para ipakita natin sa kanya yung mga gusto niya. Okay? Pagka lagay namin nun, nilagay namin dyan. So hindi ko pa binabalik yung luma, ha? So pangalawang buo namin, ganun pa rin ang nangyayari. Nagahalo pa rin ng tubig at langis dyan. Dyan, makikita mo, eh. Sabi ko, sir, last lang, maniwala ka sa akin. Ibalik natin yung luma. Ipapa-resurface ko. Ipapa-valve lapping. Ire-refresh, ibabalik. So yun na nga, naniwala sa akin. Yan na nga. Yan na yung luma. Yan na yung andar. So ito na yan siya. Kung titignan mo rito, dati kasi nung nakalagay dito yung cylinder head na bago, makikita mo may mga paunti-unting moisture dito ng tubig. O yan, ngayon wala, o. At ito ngayon. Yan. Dito tayo ngayon. Yan. Tanggalin natin. May kita nyo doon sa video at saka picture. Nung una nito sa ngayon, yung before and after niya. Yan. Ano yun, ha? Kasi siya na mabagal.
Habang nagkakape kayo, nod-nod muna. Ayun. So, ayun. 415? 111? Sige, mamaya. O, ayan. O, flashlight natin, ha? Flashlight. O. Wala. O. Diba? So, yun lang. Ang gusto ko lang iparating sa kwento ko ito, hindi lahat ng nabibili ninyong branyo perfect. Ha? Merong mga natsitsempuan nyo, branyo, pero bomba. Kalawa, makinig naman kayo sa amin. Kami ang nakakaalam nito. Experience na namin to sa maraming taon. Kaya sa mga customer natin dyan, madam, sir, pakinggan po natin si customer. Okay? Buti kung makatsyempo kayo ng gaya namin na okay lang kung ano ang gusto nyong iutos gagawin namin para lang mapakita namin sa inyo na may mali sa sinasabi nyo at may tama sa ginagawa namin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig ng aking boring na kwento. Maraming salamat mga kabente. Good luck. God bless. So maraming salamat po boss, no, sa iyong sharing ng iyong experience sa unit na Monterrey Sports. At marami po tayong natutunan, marami po tayong nalaman about dyan, no. So kapupulutan ng aral to ng mga ibang mekaniko ng tulad ko at mga ibang followers natin, no, na hindi po lahat ng brand new ay tumatagal ang kanilang buhay. Minsan mas okay pa yung mas original na pyesa kaysa yung brand new na replacement lamang. Kasi ang dami po nagsilabasan ng mga imitation ng mga parts na akala natin original, at yung iba sasabihin nila original kahit hindi naman. So kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo po sanang kalimutan i-like, follow, share, at para ma-update po kayo sa mga video yung gagawin natin. So maraming salamat po.